nasa linya naman po natin ang ating second caller na si Ryan Berkia. Good morning sa iyo, Ryan. Hello, good morning po. Sige, Ryan, ano ang kukonsulta mo? Yes, good morning po, Dean Mel. Okay. May tanong po ako regarding sa kapitbahay po namin. Okay. Nasa residential area po kami, tapos may isang Christian group po na ubod po ng ingay, sobrang ingay. Nagkakantahan. Okay lang po yung kantahan, pero nagsisigawan po talaga eh. Okay. Pero Christian group sila. Christian group. Opo, Christian group sila po. Hallelujah! Praise the Lord! Yung mga ganun. Hindi po ganun. Yung parang, Oo. Para silang iba. Nasa ibang level na sila. Wow, iba yung so ibig sabihin mo, meron ba silang maling ginagawa, ganon? Sa palagay ko po, kasi nagpunta po kami ng barangay, nagharap po kami doon. Binarangay mo na sila. Alam mo, nagpabarangay. Alam mo, hindi naman porket tama ka dyan, hindi naman porket religious group sila or Christian group, ligtas na sila sa mga anumang panggugulo o panunuya o pang-aasar o pang katiwasayan ng lugar, ano, yung hindi sila exempted. Ang tawag dyan sa ating batas, molestia, or sa Ingles, nuisance. Okay. Ang nuisance ay molestia, sapagkat sila ay inaabuso nila ang karapatan na kumanta. Halimbawa, sinabayan pa nila ng karaoke dyan, di ba? Mm-hmm. Kumakanta sila ng mga Christian songs na alas 12 na ng gabi, hindi pa tumitigil. Mm-hmm. Iba ng klase yon. Sapagkat sabi ng ating batas, sino mang tao ay dapat respetuhin ang katiwasayan, kagandahang sitwasyon ng kanyang kapitbahay o ng iba pang mamamayan at hindi pwedeng gumawa ng gulo disturbance sa pamamagitan ng ingay, usok, alikabok, yugyog, lahat. Basta't ikaw dapat respetuhin mo ang iyong kapitbahay. Kaya alam mo yung mga kapitbahay na nagkakaroke, yung mga Christian group na nagkakanta-kanta, dapat naka-enclose sila eh. Mm-hmm. Naka-enclose sila sa apartment nila. Soundproof, ibig sabihin, soundproof. Hindi lumalabas. Kaya iyan dapat ang mangyari. Sabi mo nga na naidulog mo na ito sa inyong barangay. Ano ang naging tugon ng barangay? Opo, Miss Cheryl. Usap po kami sa barangay, tapos... Mm-hmm. Ano nangyari? Sabi po ng pastor, i-control po yung ingay nila. Mm-hmm. So, which is nangyari naman po for like 2 weeks lang po. After 2 weeks, bumalik na naman po ulit hanggang yung ngayon. Bumalik. O, halimbawa, ibarangay mo ulit, mag-angal ka. Kung hindi pa sumusunod yan, alam mong remedyo sa batas natin, mm-hmm. Cheryl, pupunta ka sa munisipyo, sa iyong municipal health officer, at hihingi ka na ng tulong para sabihan sila, at baka kung kailangan ng pulis, pumunta rin doon ng pulis para pagsabihan sila. Iyan ang nakalagay sa ating batas. Abatement of molestia. Pagpipigil ng molestia. Sapagkat nga, yung mga ingay na yan ay panganib rin sa iyong kalusugan. Hindi kayo makatulog, isip ka ng isip. Kaya sa municipal health officer or munisipyo, para minsan yung kakausap mo sa kanila, kung wala namang nangyayari, hayaan mo na ang mga taong opisyal, ang mga lingkod bayan, yung mga nasa munisipyo, ang pumunta para magpatigil sa kanila. Mm-hmm. Iyan ang gagawin mo. Opo. Ayun. Alright. Okay na ba, Ryan? O may pahabol ka pa? Okay na. Okay na po. Salamat po ng marami, Dean Mel at saka Cheryl. Thank you so much. Thank also you. For calling. Alam mo, Cheryl, basta't maingay ang kapitbahay, pupuntahan mo. Malamang hindi makikinig sa'yo. Pupuntahan mo ang barangay para yung mga tanod pumunta sa kanila. Marahil pa rin baka hindi makinig. Lalong-lalo na kung lasing na yung mga yon. Yes. Ang susunod na tatawagan mo na, pulis. Pulis, tumawag ka na sa pulis at sabihin nyo kung pwedeng daanan yung mga tao at para warningan. At malamang, titigil na yun. Okay, yan, klaro. Kaya kung kayo ay may mga problema kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayo mag-text sa amin. Ang text line po namin ay 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po namin hanapan ng solusyon ng inyong mga problemang legal.
Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.